What is up guys, this is Boy. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma naman, welcome back. Alright, so we have another TWS earbuds na i-review sa ating channel. So this one is the Realme Buds Q. Excited na ako pakita sa inyo to guys, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! Ayan, so dito sa packaging guys, makikita na natin kung ano yung itsura ng mismong earbuds. And then dito sa likod ng box, nandito na yung mga specification nitong earbuds na to. Alright, so sabay-sabay natin itong tingnan, itong Realme Buds Q. Tingnan natin guys kung ano itsura nito sa loob. Alright, so yung unang-unang bumungad sa atin, yung mismong earbuds. Ayan, so check natin ito mamaya guys. Ano pa yung ibang nasa package? Okay, so hindi mawawala itong instructions and manual. And then guys, meron tayong extra ear tips. So meron tayong dalawang pair. Small to guys, and yung I think yung big kasi nandito yung standard na size, and of course yung ating charging cable, pero unfortunately sad to say micro USB cable itong charger niya. And there you go, so meron tayong color black na charging case. Guys, yung weight niya is sobrang gaan. Wala tayong iba makikita ng design dito guys, kundi yung Realme branding dito sa top. Ayan, at hindi na naman siya masyadong visible. And then dito sa likod, of course, yung ating micro USB port. And then dito sa bandang front ng charging case na to, may maliit na dot. So ito na yung light indicator. So buksan na natin at sabay-sabay natin tignan. There you go. Ito na siya, tanggalin ko lang yung plastic para mas makita natin yung mismong earbuds. Okay, so ito na yung Realme Buds Q. So for the design guys, meron tayong dalawang combination dito, glossy and matte finish. And then dito sa may touch control, makikita natin guys yung Realme branding na R. And then may indicator dito sa likod kung left siya or right. Ayan, so hindi tayo mahirapan, isuot to guys. And yung maliit na dot na ito, ito na yung ating microphone. So same combination dito sa ating charging case. Matte finish yun dito sa labas, and then dito sa mismong kabitan ng earbuds is glossy type na siya. And by the way guys, yung nag-design ng mismong Realme Buds Q ay si Josie Levy. Isa din siyang designer dun sa Hermes, yung fashion company. At ang inspiration niya dito sa design na to is para siyang cobblestone. Ayan, so para lang siyang bato guys, pero color black. So actually meron naman mga bato na kulay black eh. Ayan. Okay, para naman sa specification nitong Realme Buds Q, para sa connectivity guys, Bluetooth 5.0 to. Tapos meron siyang R1Q chip, meaning kapag naka-pair na to sa mga device natin, kapag in-open lang natin tong charging case, automatically mag-pair na siya at magko-connect na siya doon sa ating device na ginagamit. And yes, gaya ng Realme Buds Air at Realme Buds Neo, itong Realme Buds Q is meron pa din siyang gaming mode. So dahil nga meron itong super low latency ng up to 119 ms, may enjoy na natin ng panonood ng movies and paglalaro dahil perfectly sync ang audio nito at visuals while watching and playing games. And dahil nga touch control to guys, mas mapapadali yung pagko-control natin dito sa mga earbuds na to. Like for example, kapag nag-double tap tayo, magpe-play siya or pause music or answer a call. Tapos triple tap naman guys to go to next song. Press and hold one side kapag gusto natin i-end call. And then press and hold both sides kung gusto natin ma-activate yung gaming mode or yung super latency mode. Okay, so para naman sa battery guys, itong charging case ng Realme Buds Q is meron siyang 400 mAh battery. While each earbud naman meron siyang 40 mAh na battery. Which means na itong Realme Buds Q is pwede siyang mag-last ng up to 20 hours. Sabi ng Realme is meron itong 4.5 hours for continuous music listening time. And then meron tayong 3 hours for continuous calling time. 5 hours naman for continuous gaming time. And 6 hours for continuous video watching time. Ibig sabihin, 5 beses na 4.5 hours ang pwede natin gamitin dito sa Realme Buds Q
kapag nakikinig tayo ng music. Okay, so usapang sound quality. So itong Realme Buds Q is meron siyang 10mm bass driver. So itetest natin to kung totoo ba talaga na meron siyang powerful bass at meron siyang clear vocals. Tara, test natin. The Rari and I pose like that I'm ghost. The club is like the weatherman. Every corner knows it's full of snow. Pills falling out the sky. I can't feel my soul, yeah. Asking for my warmth, so sorry. Love, I be so cool, yeah. Every time I breathe, you can see the smoke. You don't wanna choke, so don't ask for smoke. Yeah, act like it's a joke. Your girl was a track I master with the totem pole, yeah. I could show you all the ways like Obi-Wan Kenobi. Take it to the moolah, slick, call me a ruler. Gotta respect the shooter, make sure that everybody knows. Take it to the moolah, slick, here's one for your medulla. Gotta respect the shooter, make sure that everybody knows. Alright, so bass sa aking narinig guys, rich nga siya sa bass. Tapos sobrang clear at crispy ng vocals, yung mids and high. And then for the volume, hindi rin siya ganun kalakas. Yung tipong mabibingi ka, hindi siya ganun. Naka full volume na ako pero yung bass, hindi siya basag, hindi siya tunog radyo. Overall guys, pagdating sa sound experience dito sa Realme Buds Q, approved siya para sa akin. Okay, so for the cons, ang hindi ko lang nagustuhan talaga dito sa Realme Buds Q is yung mismong plastic material na ginamit dito. Pero for the overall sound quality guys, yun ang binawi nitong Realme Buds Q. Rich siya sa bass at maganda at crispy yung kanyang mids and high. Pangalawa na hindi ko nagustuhan is itong micro USB port. Kasi nowadays yung mga companies ngayon pinupush na talaga nila na puro Type-C na tayo. Pero syempre may mga reason yung mga ibang company kung bakit ganito pa din yung ginagamit nila. Siguro naman alam nyo na kung ano, yung price. So para makuha natin yung affordable pero magandang quality na earbuds, kailangan nila magtanggal ng ibang features na magaganda para makuha natin yung price nito. So by the way, ang official launch nitong Realme Buds Q is kasabay ng Realme 7 Pro at ng Realme 7 sa September 30, 2020. So abangan natin yun lahat guys at sabay-sabay natin alamin kung magkano itong Realme Buds Q kasama nitong Realme 7 Pro at ng Realme 7. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy sa panonood at nakatulong itong video na to kung naghanap ka ng affordable na TWS earbuds pero makukuha mo pa rin at masasatisfied ka pa din sa sound quality nito. So antayin natin guys kung magkano itong Realme Buds Q at doon natin malalaman kung sulit ba siya o hindi. At kung super na ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice you! Yeah.